hindi ko na kaya to, kaya sa tingin ko dapat isiwalak ko na kung ano yung nalalaman ko about Boss Toyo. Actually, may mga times nga na nakikita ko si Toyo bumibili ng something na walang halaga eh. Yun. What's up guys, it's your boy Crazy Kyle, the Filipino Picker. Now for those who don't know me, my name is Kyle Gianan. I own Museo ng Kahapon and I'm also a veteran antique collector. And of course, sa mga di nakakaalam, I was officially named as the Filipino Picker. They awarded it to me. History Channel awarded it to me. 2018 was the year at World Trade Center. So I am officially the Filipino Picker. Sa mga fans dyan ng American Pickers, then that means I'm the counterpart here in Manila or in the Philippines. Hindi ko na kaya to, kaya sa tingin ko dapat isiwalak ko na kung ano yung nalalaman ko about Boss Toyo, no? Ano ba talaga siya? So before anything else, I wanna share with you guys yung dalawang klase ng tao sa pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi daming nagagalit, kitoyo, alam mo yun, ang daming nagreklamo, ang dami rin natutuwa. So, ano ba talaga yung dalawang klase ng tao? For me, sa topic na to, dalawang klase ng tao ay yung mga kolektor. Yung mga marunong at may konting alam at yung mga eksperto na kolektor at nasa mundo ng antiques and memorabilia. Yun yung isa. Yung pangalawa, okay, is yung mga ordinary na tao. So, tingnan mo kaagad kung nasaan ka doon. Ikaw ba ay nandun sa mundo? Maliit lang yung mundo na yun eh, ng mga antiques. O nandun ka ba sa mundo ng ordinary Filipino na viewers? Na kagaya natin. Halimbawa ako, hindi naman ako professional basketball player. Pero nanonood ako ng PBA, nanonood ako NBA. May mga opinion ako about LeBron James. May mga opinion ako about Russell Westbrook, di ba? Pero counted ba yun? May sense ba yung sinasabi ko? Dahil wala naman akong alam sa basketball eh, di ba? So for example, the Gold Eagle beer, sa mga ordinary manonood, no, mga ordinary na tao na viewers, ang tingin nila dyan, wow, nostalgia overload, no? So yan ay dapat 20K. Pero sa mga mundo namin ng mga kolektor, alam namin na ito, ang dami na ito, case-case to, binibenta to sa amin, mga 500, 800, mga ganun, mahal na yun. Pag nagbenta ka ng 800, baka wala nang bibili. So yun yung variance, napakalaki, di ba? Ng difference ng opinion ng dalawang klaseng tao na yun, yung mga kolektor at yung mga ordinary viewers na hindi nila alam na ang dami pala nito. At ito ay bagong bote lang. Tinan mo, oh. Para sa mga mundo ng collectors, pagka may grooves ang ilalim, yan ay considered as bagong bote. Ngayon, kapagka ang bote naman ay walang grooves sa ilalim, kagaya nito, walang kahit anong linya, di ba? Yan yung mga luma, 1960s, 1950s, or earlier. So, balik naman tayo dito. Dito, sa mga ordinary na tao, sasabihin nila, ano? 20K yan? Sayang naman pera mo dyan. Diba? Sayang pera mo dyan. Ano yan? Yung mga comments doon pag nagpo-post ako. Sorry po, hindi ako makafollow. Idol ko po kayo. Pero bakit niyo po sinasayang pera niyo sa ganyan? Yung dalawang klase ng tao, diba? So, pagbalik naman natin sa mga kolektor, sasabihin nila, 20K? Mura yan. So, bibili nila kaagad yan kinabukasan. The fact is, pag pinost ko to ng 20K ngayon, mamaya, in 5 to 10 minutes, meron na kagad bibili. We live in a third world country. And hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na yung pangarap natin na biglang yaman. Alam nyo yun, yung tipong nasa bahay natin, nakakalat, biglang yun na pala yung magpapayaman sa atin. Hindi yan maaalis. Kaya laging maghahanap sila ng way. So kapag nag-guess ako sa Jessica Soho or sa Boss Toyo, dalawa lagi nagagalit sa akin. Actually, walang natutuwa eh. Yung mga kolektor, nagagalit kasi pinapataas ko presyo. Yung mga ordinary mamamayan, nagagalit kasi pinapababa ko yung presyo. Of course, mas marami silang galit kay Boss Toyo sa kay Ma'am Jessica Soho. Kasi kami naman, nagbibigay lang ng opinion at sila pa rin ang nagpapalabas nun. Another thing we need to consider is the law of supply and demand. I'm assuming that all of us has a little bit of experience or knowledge na naaral natin yan kahit papano nung high school, yung law of supply and demand. Diba? Apat yan, diba? Kapag ka mababa ang supply at mataas ang demand, yun ang pinakamataas na presyong mabibigay mo sa isang item, whether bigas ba yan or collectible item, di ba? Ngayon kapag ka mababa ang demand, meaning konti ang naghahanap, at madami ang supply,
yun naman yung pinakamababa na price na dapat ibigay sa item na yun. Kagaya yung Gold Eagle. Daming supply nun, siguro case-case yun, pero hindi nyo alam. Hindi nyo lang alam kasi wala kayo sa mundo na yun. Vintage caps, di ba? May mundo ang vintage caps. Minsan nagtitingin ako dun eh. Minsan natatawa ako, nakikita ko sa ego, grabe. Ganun kamahal yung sombrero, di ba? Pero sabi ko sa sarili ko, wala kasi akong alam dyan eh, kaya ayoko makialam. Sila nakakaalam dyan. At kung ano yung ginagawa nila, may bumibili, binenta nila, may bumibili. That means, normal lang yun sa mundo nila. Gaya ko, ordinary viewer lang ako eh. Pagdating sa caps, di ba? Pagdating sa basketball, I'm just an ordinary viewer. I'm sure yung kaibigan ko na si Chino Trinidad, magkaiba kami ng opinion on some things kasi siya, mas malalim ang alam niya tungkol sa basketball. Ganun kasimple yun. Kasi siya yung eksperto. Kaya kung ikaw ay ordinary na tao, kagaya ng sinabi ko, versus the expert, or kahit hindi expert, may experience or kabilang sa mundo na yun, magkaiba kayo ng opinion. It's called a difference of opinion. Not necessarily magkaaway. It's just a difference of opinion. Diba? Kagaya nung nakaraang eleksyon, may mga Marcos, may mga Lenny. Diba? May mga yes, no, may mga pros and cons. Walang katapusan yan. Let's discuss naman the law of viewers, no? Ito, natatawa ko. Ang law of viewers, isa lang. Kapag kabataas ang binigay na presyo, sasabihin nila, ay, ang tanga mo. Bakit bataas? Ang mura lang yan. Dami niyan dito. Diba? Kapag ka mababa ang binigay mo na presyo, sasabihin nila, ay, buraot ka. Ay, kawawa yung tao. Ay, dapat yan. Mataas. Dapat yan. 1,000,000. For example, meron ako ditong Alvin Patrimonio na KP shoes. 1,000,000 na yon. Kung yan, 1,000,000 yung pinirmahan ni Imelda. 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000. Di sana, mga kap. Sobrang yaman ko na ngayon, di ba? Who wants to watch? Ito ah. Who wants to watch reality? Yung totoo talaga. Ang sagot dyan, kokoonti. Close to nothing. Sa YouTube, napakadami. Nag-a-upload sila about history, about kaalaman. Walang halong kalokohan. Ang tawag doon, di ba, clout or clickbait or something, di ba? Yung hinahaluan ng kalokohan para maraming views, di ba? Pero may mga videos dyan, mga kapa, na walang kalokohan. Nakita nyo yung views nila, 100 views, 70 views, alam mo yun. Ang mga nag-review lang, yung mga nag-research yata sa school eh. Hindi nyo ba napapansin gaano katagal na kayo nagko-comment dyan sa mga shows na yan, like ng mga Jessica Soho, di ba? Ang dami, mga mali nila, yung mga paasa nila, yung mga ganun, di ba? Tapos, bad comments, ang dami, di ba? Tapos nagtitrending. Let me ask you, sa tinagal nun, di ba, ang tatalino niyang mga yan, mga college executives yung mga iba dyan, mga researchers, mga producers, sa tingin nyo, uulitin pa nila yung mali nila. Dahil, ay, ang daming bad comments, so ayusin natin next week. Eh bakit next week, ganun ulit? Bakit next week and 2 years, 3 years later, ganun pa din? Naisip nyo ba? Minsan baka kayo na ang nilalaro. Ine-expect na nila na magbabad comment kayo. Dahil siguro, inisip nila, gusto natin laging mga viewers eh, nagmamagaling tayo. And gusto natin nagbibigay ng opinion. And yun yung binibigay nila sa inyo para sumaya kayo. Diba? Yung nakakapag-comment kayo, nakakapag-tagisan kayo ng talino, nakakapang-lait kayo, hindi ba sa tingin nyo binibigay nila sa inyo ng sadya? O sa tingin nyo talaga nagkakamali lang sila? Yung talagang nagkakamali lang, alam mo yun. And then, every week mali. Malalaking kumpanya yan, ha? Malalaking production houses yan. Dahil, yun ang isa sa mga nagpapa-trending. Because what's trending right now is errors. A perfect example of that is Cap Ed Caluwag, di ba? He's an awesome man, he's a smart person, pero yung mga errors niya na nadulas lang siya sa salita niya, yun yung mga pinagpiestahan niyo, di ba? Malaki ba ang market? I think so, malaki ang market. Let me ask you this, eto. Bilang someone na nakasama ko na yung mga porn stars, nakasama ko yan, sina Rick Harrison, sina Corey, nakasama ko sila. Nakasama ko rin yung Ancient Aliens, Jamie Dempsey, ano yun, pati yung ano, Storage Wars, lahat yan, nakasama ka sila. Let me ask you, ikaw na nanonood ka, sa tingin mo yung porn star sa Amerika, hindi yung scripted? Sige nga. Sa tingin nyo, walang halong kalokohan yun. May isang episode doon, panoorin nyo, sikat yun, yung si Chumlee nagpapirma ng LP or ng plaka
nagpapirma siya dun sa sikat na singer. Yung sikat na singer, nagkataon, naglalakad sa gitna ng Las Vegas na walang may istorbo sa kanya, walang nakakilala sa kanya. So nilapitan siya ni Chumlee. Ngayon pinasulat ni Chumlee to Chumlee. Let me ask you, was that scripted or not? Kasi pagbalik ni Chumlee, pinagmalaki niya kay Rick. Tapos sabi ni Rick, sinong bibili nito? Pinapirma mo yung pangalan mo. Walang bibili niyan, tinapon niya, di ba? So let me ask you this. Was that scripted? Sa opinion mo, dahil ikaw yata yung, sa tingin mo, ikaw yung nakakaalam ng tama. So, was that scripted? Lagi kasi kayong nagko-compare. Pawn Stars dito, Pawn Stars sa Manila, Pawn Stars doon. Voltes 5 dito, Voltes 5 doon. Pickers dito, Pickers sa ibang bansa. So, ano sa tingin nyo? Scripted ba yun? O baka kailangan talagang scripted paminsan? Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko, yung episode na yon ay kaalaman. Nagbigay sila, whether scripted yon o hindi, nagbigay sila sa atin ng kaalaman. Kahit scripted pa yon, nagbigay sila sa atin ng importanteng kaalaman na kapag tayo ay magpapapirma ng autograph sa mga sikat na personalidad, huwag natin papasulat yung pangalan natin para balang araw ay mabenta pa natin. Sa tingin nyo, malaking kaalaman at tulong yun sa mga manonood? I think so. So, to end this, isisiwalat ko na yung alam ko kay Toyo. No? Ito yung alam na alam ko kay Toyo na matagal ko nang gustong sabihin. Dalawang bagay. Ang una, Toyo gives you guys quality entertainment. I-review nyo ba yun ng tuloy-tuloy kung hindi kayo nasasayahan sa napapanood nyo? Nicely done. Everything, whether scripted or not, ang sarap subaybayan. Tama ba? And the second one na isisiwalat ko kay Toyo is na-achieve niya na yung KMJS level. Kung imak siya ng tao, kung lait-laitin siya ng tao, buraot, magnanakaw, kung ano nang sinasabi sa kanya, mandaraya. Panoorin niyo yung KMJS. Yung mga sa YouTube, grabe, lahat tuwing nag-guest ako doon, di ba? Yung mga comments, dalawang klase. Ang mga comments sa KMJS, dalawa. Isa, yung mga ordinary na tao sinasabi, kawawa naman yung tao, mura lang binili ni Sir Kyle. Ang comments naman ng mga pickers na kagaya ko, yung mga kaibigan kong pickers, sasabihin, ang tanga nito ni Crazy Kyle. Pasira sa industriya natin yan, si Crazy Kyle. Kasi tingnan mo, oh, binili niya ng 20,000 yun, eh di ba 5,000 lang yun, yung Mobo Horse? Yung Mobo Horse. Sabi nila, eh di lahat ng junk shop sasabihin, 20,000 na pagbibili natin ngayon. You can't win. Yun lang ang advice ko kay Toyo kasi tumawag sa akin si Toyo kanina eh. Medyo sad si Toyo eh. Sabi niya, Kap, mag-post ka naman. Sabi niya. Sabi ko, anong po-post ko? Pero, I have an advice for Toyo. I gave you an advice bago mo to sinimulan. Basahin mo yun. Bago mo to sinimulan yung first episode mo, may sinend na ako sa iyo. Sabi ko, eto ang mangyayari. Eto na yun, di ba, Toyo? Di ba? Shinare pa nga yun ng misis mo eh. Eto na yun. You can't please everybody. Pero ang totoo, dalawa lang. You are giving quality entertainment for all of us. Thank you for that. And number two, you have reached star status, KMJS star status ka. Congratulations, you deserve it all. And kasama yan, di ba? Kagaya ni Lebron, si Lebron James, di ba? He's the king. Pero grabe mga comments sa kanya, di ba? Unggoy, di ba? Lechoke, di ba? We are living in an era or an age where we have equipped the public to be disrespectful by using the keyboard. Anytime they want. Kagaya nga ng sabi ni Mike Tyson, without getting punched in the face. Nasanay na eh, mga tao. So kasama yan to. Yun nung nag-sign up ka, dapat alam mo na, nakasama yan. And that, hanga nga ako sa'yo kasi ako yung isa dun sa mga nag-upload sa YouTube ng educational purposes like History of Harrison Plaza, History of Mighty Kid, mga ganyan. Mga layo naman ng views ko sa'yo. Yung views ko, kaperanggot. Alam mo yun? Kasi nga, mas entertaining yung ginagawa mo. May kapalit nga lang. Saludo nga ako sa'yo kasi ako, minsan chinecheck ko yung mga comments. Grabe mga comments nila sa'yo. Noon pa, sabi ko nga sa sarili ko,
kinakaya ni Toyo yun. Ako di ko kaya yun. Ako mga dalawa lang comment na babasa kong ganyan, di ko na kaya. Pero si Toyo, grabe. Siguro mga 1,000,000 na comments na nabasa kong ganun eh. Pero parang, di ba sa mga ganun, parang pag mga sikat na celebrity, kagani na Donaline, di ba? Yan sila. Parang any bad comments, parang sige, daan lang. Good or bad publicity is still publicity. You have nothing to worry about. You're doing nothing wrong. Actually, may mga times nga na nakikita ko, si Toyo bumibili ng something na walang halaga eh. Nakita ko yun. Nung in-invite niya kami doon sa live, sa, ano ba yun? Bentables. In-invite niya kami ni Armand to, para maging taga-suri. Nakita ko yung iba doon, bro. Yung nakita ko yung iba doon talaga, naawa lang si Toyo. Kasi malayo pinanggalingan. Tapos nakita ko yung mga iba doon talaga, binili niya 30k, 20k. Sabi ko, walang ya. Hindi ko yung bibilin kahit 2,000. Pero nakita ko, binibili ni Toyo. Una, kala ko scripted. Kasi sa Amerika, alam ko, may side na ganun eh. Yung scripted lang. Diba? Kaya nagulat ako nung naglalabas na ng pera yung misis ni Toyo. Sabi ko, hala, totoo pala to. I mean, I think may mga ibang araw na baka scripted. Pero nakita ko nung araw na yun, grabe. Kala ko tatakbo ng count. Baka tatakbo ka kasi ng counselor or mayor balang araw or barangay captain, di ba? You're doing the right thing. Kasi tumutulong ka sa kapwa eh, kagaya ng Toys for a Cosmo. Diba? Saka dun sa mga nagsasabi naman na naghahati kami ni Toyo sa ano, sa ano ba yun? Sa sales? Kalokohan naman yan mga kab. Para namang ang liit ng tingin nyo sa mga tao. I mean, si Toyo ginagawa yan for entertainment. At ako, I'm a multi-millionaire. I own Kahoy World, okay? I own a museum. And hindi na namin kailangan yung ganyan. So to end this, I just wanna say Happy New Year to everyone. And nothing should change, nothing should change. Continue nyo, ibigay yung opinion nyo, continue nyo lang yan. Kasi it's gonna happen for the rest of our lives. It's part of it. So, good comment, bad comment, that should be okay. Pray for good health for everyone and more prosperity and good luck for 2023. Again, my name is Crazy Kyle, the Filipino picker. More power and kapayapaan. Peace.